Ayan, so makakasabay po natin ngayon si Santa. Isa sa mga challenge dito ay yung maghanap ng mga street children. Dahil nga sa nararanasan nating pandemic ay bigla namang nawala itong mga street children at saka yung mga street dwellers. So dito ongoing pa rin yung ginagawang pagkakabit ng mga ilaw para nga sa San Juan Ecolighting. Nandito po tayo sa bahaging ito ng Pinabacdaw Samar kung saan makikita nyo dito sa ating harapan ang panoramic view. Tanaw itong kabundukan ng Santa Rita at Pinabacdaw Samar. Mula sa Tacloban City ay narating na rin natin itong bahaging ito ng Kalbiga kung saan makikita ang higanting ribulto ni Jesus Christ. Good morning mga ka-SFTV! Welcome po sa ating panibago na namang vlog. At ngayong araw ay bibisitahin natin ang isang bayan sa Samar kung saan makikita natin ang mala Brazil na ribulto. Pero bago yan, dadaan po muna tayo sa Tacloban City para nga ma-meet ang mga kasama nating riders dito sa Eastern Visayas. Ngayon, 50-50 yung panahon natin. Parang aaraw, pero para din namang uulan. Yan, makikita nyo yung ating kalangitan. Sana lang ay umaaraw mamaya para at least magtuloy-tuloy itong ating vlog. Kita nyo naman, liliku siya pero walang signal light. Napakadelikado po nun. Sana lang ay huwag tayong mag-alangan gumamit ng signal light kasi napaka-importante po niyan. Lalo na sa mga sumusunod sa atin para malaman nila kung saan tayo pupunta. Ayan. Isa yan sa mga nangunguna kung bakit marami yung na-aksidente sa daanan. Yung hindi paggamit ng signal light. Yan, so nandito na po tayo sa Tacloban City. At dahil nasa Astrodome yung ating meetup, magta-travel pa po tayo ng ilang minuto pa papunta sa Sagkahan kung saan makikita itong Astrodome. Oras po natin ngayon ay alas 9:43 na ng umaga. At sana ay matapos agad yung ating ride dito sa Tacloban para makapag-proceed kaagad tayo sa Samar. Kung saan titingnan nga natin ang isa sa mga nakakamanghang ribulto na itinayo sa gitna ng kabundukan. Shoutout po pala natin si Spider kasi itong back ride natin, yung gamit niyang helmet ay yung binigay na helmet ng Spider. Tapos itong gamit naman natin ay itong Evo na galing naman sa Team Graffiti. Sa susunod na buwan ay balik Manila na po tayo at excited na po akong makasama yung ating mga kaibigan sa Luzon. So marami na po yung mga nag-aabang sa atin sa Luzon sa pag-feature sa iba't ibang mga nagagandahang attraction doon. Matapos lamang ang ilang minuto mula sa bahay ay narating na rin natin itong lugar kung saan kami mag-meet ng iba pang mga kasali nitong grupong Mio Nation. Sasamahan po muna natin sila sa kanilang gagawing charity ride. Ano na niyo kon? President? Okay. Dapat just close or go to the internet just baka masama.
Good morning. Open naga. Amin ni ikaw pang distribute niya. Oh, amin ni Rama na Jollibee nagkuhan kita nag-ragmot para makapanhatag kita ng mga kabataan dito sa downtown. So ano yung target nating bigyan ng mga ganitong ano? Mga street children. Mm. Tapos ang mga pamilya nga adala dito sa downtown nga nag-ukoy-ukoy. Mm. So anaton ma makikitan aton itong tatagan ni Rama gan pamasko na laliwat. Okay. Ayan, so makakasabay po natin ngayon si Santa. Tara, let's go! Dahil nga pandemic pa rin, kaya meron pa rin mga health protocols na dapat sundin dito. Halimbawa, yung social distancing. Sa wakas, binigyan po tayo ng magandang panahon ngayong araw. Ayan, napakita na si Haring Araw. Wala nang rason na hindi matutuloy yung ating lakad papuntang Samar. Bawat isa sa mga rider na nandito ay may bitbit na food pack. Bibigay po nila yan sa mga makakasalubong nilang mga street children, street dwellers na nandito sa downtown Tacloban. Isa sa mga challenge dito ay yung maghanap ng mga street children dahil nga sa nararanasan nating pandemic ay bigla namang nawala itong mga street children at saka yung mga street dwellers. Dahil nga yung ilan sa kanila ay kinuha na ng DSWD at tinipon sa isang mas safe na lugar. Maraming salamat po sa pag-invite dito. Ano din po ako, TNG Channel. Layak nanonood ng vlog nyo. Inspire din ako sa inyo. Thank you. Nag-i-CL-isan na po yung iba nating kasama dahil mayroon po tayong ibang lakad kaya nagpaiwan po tayo dito. So mula dito sa Santo Niño Shrine magta-travel po tayo ng mayigit isang oras papunta sa Calbiga Samar kung saan ang ating susunod na destinasyon ngayong araw. So inaasahan po nating alauna ng hapon ay nasa Calbiga na po tayo. Ang inihintay natin, tara na, let's go! Dito na po tayo sa hangganan o sa boundary ng Tacloban City. At ilang metro na lang mula dito ay mararating na natin ang San Juanico Bridge. Dito ongoing pa rin yung ginagawang pagkakabit ng mga ilaw para nga sa San Juanico lighting. Makikita pa rin natin dito yung mga ginagawang bahagi, yung mga nakalaylay na wire dahil nga mula dun sa Leyte side hanggang dito sa Samar side ay paiilawan sa pamamagitan ng mga LED lights. So nitong nakaraang araw ay sumama po tayo sa DOT para nga sa gagawing final test run. Pero dahil marami pa yung mga kailangang gawin, kaya hindi po muna natin ini-upload yung ating video. So ayan, nandito na po tayo sa Santa Rita Samar. At mula dito ay kailangan pa po natin mag-travel ng mayigit isang oras.
nandito po tayo sa bahaging ito ng Pinabacdaw Samar, kung saan makikita nyo dito sa ating harapan ang panoramic view, tanaw, itong kabundukan ng Santa Rita at Pinabacdaw Samar. Nakita rin natin kanina sa ating drone shot itong bagong gawang kalsada, paakyat papunta ron sa Pinabacdaw proper. Dito sa bahaging ito ng Pinabacdaw ay marami yung mga stalls na nagbebenta ng mga root crabs at saka yung mga saging. Dito, dahil wala po tayong baon, kaya bilhin lang po tayo ng hinog na saging para at least meron po tayong kainin sa daan. Magkano po yung saging? 50. 50 yung kilo? Hindi, yung isang ganito. Si! Dito sa amin, yung tawag dito, isang sipi. Oh, sipi. Yun, sipi. Oo, sa kasipi. Sa kasipi. Eh, dito sa kabulig. Ito naman yung sa kabulig. Sa Tagalog, siguro, buwig. Buwig yata yan. Dito na po tayo sa Kalbiga Samar at dito na po tayo naabutan ng ulan. Hanap po tayo ng mga kainan para at least habang inaantay nating tumilay itong ulan ay kaunani kita. Daan po muna tayo dito sa kainan para naman ang halian. Dito sa Kalbiga Native Tinolang Manok and Pakdol. Bukas po sila kahit linggo. Habang inaantay po natin yung ating order, pakita ko po muna yung view dito sa restaurant na ito. Yan po yung Kalbiga River. Yung tubig na dumadaan dito ay nagmumula po sa Lulugayan Falls. Ayan. So sa unahan, meron pong mahabang hanging bridge na kung saan ay papunta rito sa paaralan na nandito sa kabilang side nitong ilog. So yung sinaserve nila ditong rice ay itong brown rice. At dahil naubusan na po kami ng tinolang manok, kaya pakdol na lang po yung in-order namin. Shout out sa mga Kalbiga. Pakakilala ko, EG Boy. EG Boy. Yun, maging dito sa Kalbiga ay meron din po tayong mga subscribers. Thank you! Wakas, matapos ang mahigit isang oras na travel mula sa Tacloban City, ay narating na rin natin ang barangay timbangan ng Kalbiga Samar. Matapos ang mahigit sa isang oras na travel mula sa Tacloban City, ay narating na rin natin itong bahaging ito ng Kalbiga kung saan makikita ang higanting ribulto ni Jesus Christ. Mula dito sa kalsada ay tanaw na tanaw natin yung higanting ribulto. So meron po ditong kumbento at ginagawang bagong simbahan sa ibabaw mismo ng burol nito. Sa kalsada pa lang ay makikita na ang nakakamanghang ribulto. Sa taas na abot sa mahigit 120 feet, ang ribultong ito ang pumapangatlo sa pinakamataas na ribultong matatagpuan sa ating bansa. Nahigitan din ito ang taas ng ribultong matatagpuan naman sa bansang Brazil. Matatanaw dito ang mga kabundukan at karagatang nasasakop ng probinsya ng Samar. Taong 2017, sa pagkukusa ng Franciscan Sisters of the Divine Mercy, naumpisang itayo ang higanting ribulto ng Divine Mercy. Taong 2020 naman, nang lubusang matapos ang paggawa dito. Sa ngayon ay under construction din ang daanan papunta dito. At dahil hindi pa ito pwedeng malapitan, kaya tanging sa highway pa lang natin ito, pwedeng masilayan.
Yan, so nakita na po natin itong higanteng ributo dito sa Kalbiga Samar. Nakita rin po natin yung mga pinakahuling kaganapan sa mga bayang nadaanan natin kanina. Yung marami po tayong mga nasaksihan ngayong araw. Sa ngayon, yan lang po muna. At samahan niyo po ko sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag niyo kalimutang i-like at i-share itong video na to. At mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.